June 12, 1898 nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Dito unang natatag ang Republika ng Pilipinas kung saan si Emilio Aguinaldo ang idineklara bilang kauna-unahang Pangulo ng Republika. Pinamunuan niya ang Pilipinas mula January 23, 1899 hanggang March 23, 1901. Si Manuel L. Quezon naman ang naging ikalawang presidente ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944 sa ilalim ng Commonwealth o ang pamunuan ng Pilipinas sa ilalim ng mga Amerikano. Si Quezon ang hinirang na ama ng wikang pambansa at nagdeklara sa wikang Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas. Taong 1943 hanggang 1945 naman pinamunuan ni Jose Laurel ang Pilipinas sa ilalim ng okupasyon ng mga Hapon sa bansa. Si Laurel ang itinuturing na naging unang presidente ng ikalawang republika ng Pilipinas. Si Sergio Osmeña naman ang naging ikaapat na pangulo na nagsilbi sa bansa mula 1944 hanggang 1946. Si Osmeña ang nagtatag ng Nasyonalista Party sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagpatupad siya ng mga programa para sa pagbabaliksigla ng Pilipinas mula sa gulo na iniwan ng World War II. Si Manuel Rojas naman ang ikalimang presidente ng bansa na namuno mula 1946 hanggang 1948. Si Rojas ang itinuturing na unang presidenteng namuno sa Pilipinas matapos ideklara ng mga Amerikano ang ganap na kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng United States. Ika-anim na presidente naman na namuno sa Pilipinas si Elpidio Quirino mula 1948 hanggang 1953. Sa panahon ng kanyang termino, nag-alsa laban sa pamahalaan ang komunistang grupo na Hukbalahap sa pangunguna ng kanilang commander na si Luis Taruk upang patalsikin sa pwesto si Quirino. Inilagay naman niyang Secretary of National Defense si Ramon Magsaysay upang pigilin ang mga komunista. Si Ramon Magsaysay naman ang sumunod kay Quirino bilang ikapitong presidente ng Pilipinas na namuno mula 1953 hanggang 1957. Si Magsaysay ang itinuturing na nagpabalik ng peace and order sa bansa mula sa mga kaguluhan na nangyari noong 1950s kabilang na ang pagpigil sa rebelyon ng mga Hukbalahap. Ikawalong pangulo naman na namuno sa Pilipinas si Carlos Garcia mula 1957 hanggang 1961. Nakilala siya sa pulisiyang Filipino First kung saan layunin ng batas na paboran ang mga Pilipino pagdating sa negosyo kaysa mga dayuhang investors. Prioridad din na ipromote sa merkado ang mga produktong gawa ng Pinoy pati na ang pagtangkilik dito. Si Diosdado Macapagal Sr. naman ang ikasyam na presidente ng Pilipinas na namuno mula 1961 hanggang 1965. Si Macapagal Sr. ang unang nagpakilala ng land reform law, liberalisasyon ng foreign exchange at pagkontrol sa pag-aangkat ng mga supply mula sa ibang bansa. Mula sa July 4, ibinalik niya rin sa June 12 ang Philippine independence batay sa unang deklarasyon ni Presidente Emilio Aguinaldo. Si Ferdinand Marcos Sr. naman ang nahalal bilang ikasampung presidente kung saan siya ang natatanging pangulo na nagdeklara ng martial law sa Pilipinas. Umabot ang kanyang termino ng 20 taon mula 1965 hanggang 1986. Bagaman naging pinakakontrobersyal na pangulo ng Pilipinas sa panahon ni Marcos Sr. na itatag ang naglalakihang mga ospital gaya ng Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Gayon din ang pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant bunsod ng krisis sa langis. Sinundan naman siya ni Presidente Corazon Aquino na namuno sa bansa mula 1986 hanggang 1992 bilang ikalabing isang pangulo. Siya ang pinakaunang babaeng pangulo ng Pilipinas. Itinuturing si Cory na pinakaprominenteng tao ng 1986 People Power Revolution na tumapos sa dalawang dekadang pamumuno ni Marcos Sr. Sa ilalim ng administrasyon ni Cory, nagsimula ang pagbalangkas ng 1987 Constitution na naglalayong alisin ang mga probisyon ng diktadurya upang ipakilala ang demokrasya o ang mas malayang karapatan para sa mga Pilipino.
Si Fidel Ramos naman ang 12th Pangulo ng Pilipinas na namuno mula 1992 hanggang 1998. Sa ilalim ng kanyang termino, nagkaroon ng malawakang kakulangan ng supply ng kuryente. Dahil dito, isinulong niya ang pagtatatag ng Energy Department para tugunan ang demand ng energy supply sa bansa. Sa pamamagitan rin ng kanyang kapangyarihan bilang Pangulo, binigyan niya ng lisensya ang mga Independent Power Producers o IPP para magtatag ng power plants sa loob ng 2 taon. Si Joseph Estrada naman, o mas kilala sa tawag na ERAP, ang naging 13th Pangulo ng Pilipinas na namuno mula 1998 hanggang 2001. Noong taong 2000, nagdeklara si ERAP ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF, kung saan nagapi ng pamahalaan ang kanilang headquarters o kampo. Naitatag din ang National Anti-Poverty Commission bilang manifestasyon ng kanyang kampanyang paunlarin ang buhay ng mahihirap na mga Pilipino sa kanyang slogan na ERAP para sa mahirap. Ngunit napatalsik si ERAP sa kanyang 2 taon sa serbisyo sa pamamagitan ng 2 EDSA People Power Revolution dahil sa umano'y korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya ang unang pangulo na humarap sa impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil napatalsik si ERAP, nanumpa si Gloria Macapagal Arroyo upang tapusin ang kanyang termino, kung saan siya ang 14th na pangulo ng Pilipinas na namuno mula 2001 hanggang 2010. Si Arroyo ang 2 babaeng presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naipatupad ang Expanded Value Added Tax o EVAT upang madagdagan ang pondo ng bansa. Naging kontrobersyal si Arroyo dahil sa Hello Garci scandal noong kasagsagan ng 2004 elections. Kalaunay humingi siya ng public apology. Si Benigno Noynoy Aquino III naman ang nahalal na 16th na Pangulo ng Pilipinas na namuno mula 2010 hanggang 2016. Ilan sa kanyang naging kontribusyon ang pagpapatupad ng No Wangwang Policy, K-12 Education System at ang pagsusulong ng Reproductive Health Bill. Noon lamang nakaraang taon, pumanaw ang dating Pangulo dahil sa renal disease. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman ang 16th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na naluklok sa pwesto noong 2016. Ilan sa tumatak na pulisiya ni Pangulong Duterte ay ang maigting na War on Drugs campaign at pagsasabatas ng Anti-Terrorism Act of 2020. Sinimulan din ng Duterte administration ang Build 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 program na nagbibigay prioridad sa pagtatayo ng imprastruktura sa bansa. At ang Universal Healthcare Act na naglalayong bigyan ang bawat Pilipino ng health insurance. Ngayong June 30, 2022, uupo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang 17th presidente ng Pilipinas. Ilan sa hamon na haharapin ni Marcos ay ang nagpapatuloy na epekto ng COVID-19 pandemic. Ang malaking utang ng Pilipinas na ginamit upang makabangon sa pandemya at ang hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Pero ang tanong ng mga Pilipino, magagawa ba ito ng Pangulo sa loob ng kanyang 6 taong panunungkulan?